All the governments are unarmed by now, they are the moment so. And prosecutions are unarmed by now. That to back out, if you press, there will be prosecution. That unarmed by now. And this is like a simple pantalon, and I need to go as well. If you see that someone can't hold. But I don't see that you can't die, and my bow can't be. So lumon ito, o sa'y, utangan pa o bubuhal pa ko ang agianan sa ilahan. Sa ilahan. Kanang murang katakong, kanang kagugnanan mo na, ilalong sa yuta, para hindi ka sila nagawa sa kawagun sa ilang kasunod. Sila ang panahon. Sa unang panahon, ipangbutang sila sa tunga sa arena, papapakan sa kawalituhon ni Kristo, ipagungkot ng iyo. Una yung persecution nila sa unang panahon. Ipagungkot ng iyo. Na ang mga tao na magtanaw sa ila, mga tao magtanaw sa ila, papakan sila kung hindi mo ang entertainment. Ang upa nila sa ikapaapaap ng liyon, mahingon na yun ang, mahingon na yun ang emperor. Kung imong irikan at imong faith, mahingon na kang pinakabutuan ni Kristo, kuhao na lang liyon, ipapahawa na kagigat sa abina. Pero the more na masakitan sila, the more masakit sila, Jesus is Lord. Amen. Jesus is Christ. Bisag puro pagliyon. Kita karon. Amen. Sa iro kali may mukukod na to. Dali na kita ka box light, kita ka balong na jahat na ni Kristo. Sa unang panahon, kapano mo? Ipanglaw sila o mga wild beast. Madapan sila, buhigot sila iasa ni Kristo. Kahadlo ka na. At nung balita karoon, isang lang galing kita kang lumuhap. Sa ilang panahon, lindong dagko kayo. Masadlong naman ang bukurong ka, no? Sabi daw ka na, bukurong ka, kasulay mo ang bukurong ka, no? Pagkalain na sa mga bagay. Bukurong ka, kiro, ka na mahadlo ka, kusugi ka, dagal na nakapit na kamahapsan. Kaya nung susunod na ito, dahil workers sa church na nagkakat siya klas, ayaw, sabi sa lahat, sulod siya sa balay. Sulod siya sa balay, pagsulod niya sa balay, walang kakalay na yung man, yan ang dala ang klas, dito sa may puntahan, yun niya libili. Karo na natin kayo kayo sa church. Yan, yung sulod pa siya sa gate, na iro sa church, pagka kusugan niya, dagang kay kinukod sa sayo, wala siya niya aking sa gate. Asa siya lagi, sa kural niya, ma! Manggaling na kaambak sa kural, kaya huwa sa kaambak sa kural, ang muna. Kaya nung magsusaw na natin yung drone, iba ang kero. Baak sa kero na rin ako. At kaya ko na yung hospital, manggaling, tawag ko kayo. Noon ay gawin ko na tao na, yan ay yabay ibutang sa kanan niya ng buwan, sa kanan niya in case of emergency, kanang kinsay i-notify, asa siya, kinsay sumpian, usa. Bisa siya rin sa iyahang buwan, bisa nga rin sa iyahang, kanang usa sa iyahang, kanang, siya na sa isis, kanang mudawat o buwan. Siya rin, ako, lagi, kung nainahita ko siya hindi maayo, takuha mo, sakuha mo tungkol. Nainahita ko siya yung pamilya. Kung nasa na parol, pabalik ko dali, kaya kung tutulungan ang simpa. Nakauman, natulog dali. Ikaw, manapawa ko siya. Malungan, ipaak siya kiro. Yanihan ko dali sa kuwan, yanihan ko dali sa... Ikaw nakapaak, kasi ang anak, si kuwan, ipaakan mo sa mong hero, sir. Ang nakapaak niyang hero, hindi ang hero, kapraganap, ani, libulog. Ang nakapaak niyang hero, kalakot, pamiyas na niya ang hawak. Dili ito siya napaakan. Dili siya napaakan, kakok ang hero. Ang siya, magkali siya, kuyapan ng pastor, 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 kuyapan
tanong ka lang po sa iyo. Iyan pa siya, makikita siya lang po sa iyo. Karoon kayo. Nakita na siya, baka yung bantay. Ngayon yung tawag mo sa doon, dati yung bantay. Nga anak, ang manaw-daw ka to, ang iwan, sundun yung man, sundun. Ngayon doon, tuwan niyo doon, bantayin ito doon. Sundun pa yung mga kaglano ko sa sundun, ngayon kayo bantay, ako may lingon doon. Tingin ko siya dito, naamoy na bantay ni Ami sila sa kwan ba? Sa tingilan. Ikaw ito ka dito doon. Doon, sa mga ito, niya ako doon. Ah, namatay ko siya. Brad, ah, lumayan ko ay ito na dyan. Iba ako gero. Amen? Amen.
If you suffer because of Christ, ayo kadyo. Tungod kay ito kay Kristo na kay imo para sa Ginoo, di ka ganahan ng mga parente mo. Sila. Palayasan ka sa inyo, sila. Kung damang katrabaho, sila. Unal-unalan ka, sila. Mas may nang unal-unalan ka, di ka plahubo. May nang unal-unalan ka, di ka. Di ako. Right. Unal-unalan ka, ito kay Kristo na tinanong ka. Amen. Happy are you, yun ang bayon. Awa, how do we prepare ourselves for persecution, number one? You sanctify the Lord in your hearts. Wala sa verse 15. Aminin mo, whether you like it or not, wabot yung panahon, ito di mo pinitaguan yung pagkuhon. Isa sa inyong mga mahal sa inyong buhay. Amen. Amen. Tignan mo Nicodemus ka for the rest of your life. Kay Nicodemus, usa ka kaya ito nabalik na sa liyang namatay ng Kristo. So we need to read Jesus Christ in chapter 3. Karon, kita ang pag-record ka o man wala. Usa pa nabalik ang record sa liyang. Nihangin na siya, namatay na si Kristo. Nihangin siya po ako ang body ni Christ. Sa panigawas ni Nicodemus. Ni Nicodemus, sa panigawas, mga silent believer, but you cannot be silent for the rest of your life. Amen. You have to stand up for what you believe. Amen. Isan pa kung mamahal mo sa kinabuhi, you need to know that. Amen. Nahanginan, nakabalo sila. Una, in your heart, yun ang Bible, you sanctify the Lord in your heart, in verse 15. The word sanctify, it means i-cleanse mo kanunay mo kasing-kasing, you tell God, Lord, help me na ang akong kasing-kasing mo strengthen sa pagtungkod yan mo. Therefore, you na be ready, verse 15. Be ready always to give an answer to every man that asketh you in reason of the hope that is in you with meekness and fear. Una, tulki ang Biblia na buha yung panabot sa inyong pagtuo. Kaya aron, wabot ang panahon when you stand sa inyong faith na inyong tanang, ano inaanak mo ka? Tutubag na ka. Sa inyong pagtubag, hindi pagtubag na pabalang-balang. Inali ko kay maot na inyo ha. Dili mo na anak. Yun ang Bible with meekness and with reverence. The word fear is with respect na. When people ask you, imo nga mahal sa kinabuhi, anong di ba na yung mag-religion? You just tell them, nakasabot ko na ang kaluwasan hindi sa religion, relasyon ni Kristo. Di anak ko di kasabot, di anak ko di kalambos, kung pagtuo mo ng di anak ko kadayon, pagin mo kung lulus niyo. With meekness and in fear. Amen. Di mo na nabain mo. For the rest of yung kinabuhi, it will be centerinas at centerinos. Hello? Amen. Di ko tinabay mo na mag-uuras na rin, may baong malungkong sa kahit palitaw. Wabot mo yung panahon. Na you have to get out of that shame and to tell the world that you are a child of God. Amen. Wabot mo yung panahon. You have to prepare yourself. Pero, unsay consequences na mo nang dapat nandaman mo. Amen. It might be pita na ka na! Sigilang muka, ilang muka, nakaya ko ninyo chance ako ni kung sa inyo, o kaya kung pinuhan. Gilip ni makadakot na ko. Makapalambong panuunin sa ako ang pagkinahon. May mamukar, kikapun, kikapun mo si mahal, tudluan ka usaw mga likali, usaw mga asawa, may hindi ka buo. Tudluan ka usaw mga pinuhan, may mutulisan mo. Ipakaano mo sa loob ka kabukutan? Amen. Iyon ka naman. Iyon na sila. At ito iyon na siya sa mga papa sa Diyos Alimaya. Mga papa ninyo. Mayroon ninyo. Iyon siya. Iyon ko na. Primero, magbuhan mo ako. Pero
start to ask you in meekness and in respect, you tell them. Amen. Kundi yan. Total ang persecution, hindi siguro paliyasakwan. The worst that might happen to you, di katinggan mo sa katuloy, okay lang. The worst that might happen to you, bubukon ka, di nakapat yun, okay lang. The worst that might happen to you, isa siguro kailan sa cross para sumugod. The worst that might happen to you, makadumog lang yung kagwestorya ng sakit. Amen. Malinis palagi ang konsensya. Amen. Imuhang ang konsensya in pure kanunan. Then lastly, remember, sa example ni Christ, nawa, Adam, is the last. In verse 16, having a good conscience, that were us, they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse you, or accuse your good conversation in Christ. What was that about? What was that about? The word conversation here is manner of life in Christ. Kakita sila, mawaro sila sila ni Pansulti in verse 17. For it is better if the will of God be so that we suffer for well doing than for evil doing. Verse 18. For Christ also had once suffered for sins. Si Cristo niya ito sa para natin. The just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. By which also he went and preached to the spirits in prison, which were sometimes disobedient, were once in long suffering Noah, waiting the days of Noah, when the ark was preparing, and in view that his eight souls were saved. The like figure will took even baptism at the flesh. In verse 22, who is God 11, on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. Even Christ, in verse 18, suffered for us. Amen. Jesus Christ signed up for this one. Ayon si Jesus Christ, ikaw, you are worth dying for. Amen. You are worth dying for. Bibiyaan ni Jesus Christ, manimaya sa langit. Just to suffer for you. Kaya, magpapagano, bibigay ka, pili mo balo sa tuwang kawagin mong paagi sa gawain lang sa pagkantos ni Cristo para na ito. Hello? Bibitaw ka puro na ang tulo? Bibitaw ka pumukan, makauwawan niya sa mga sadalan, makalisa o cross, kawaligitay. Is Jesus Christ worth standing for? Amen. If we are worth dying for, then Jesus is worth standing for. Amen. 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 Right. So all that responsibility that we should be standing up for. Amen. Palito ka mga kapatid ng Father, salamat sa inyong biyahe na mga panahon. Isip pa rin, salamat mo sa inyong word, salamat sa pag-inayin mo na mo. Your eyes, kanunay nagtanaw, matagasan ng prayers of the righteous. Lord, help us to stand up for you. Help us to hold our ground, to declare the word na imuhin mo na sa kawin. Help us, Lord, to be responsible people. Help us, Lord, to declare that we love one another. Help us, Lord, to be an example and testimony that you are God who can change minds and you are God who can bless. Salamat, Ginoo, sa oras na magpilihan. Salamat sa Diyos. Ikaw ang pangulian.
thanks ng pagkain or pagkain ngayon. And I'm giving you back again your people. Lord, patayin mo po, maging pangayon sa inyo, pagkanalangin sa inyo, tinuloy ko, magiging mo ay inyo. As the honor you honor sa disilagin, let them walk in high places, make their heads not pain. We bless them, whether they are in the city or they are in the field. We bless every coming in, every going out, every construction from our business, kailangin mo, every decision making, give them wisdom. Lord God, ang desire sa iyong kasikasin, ikaw may nakabaloan eh, ikaw may nakikitaan eh, sa inuhang kainungan, you give it to them, Lord. Salamat kayo rin yung nangangin ko sa iyong hands kayo, na aming masalit, sa layo kayo. Ang pagpulat-ulat, salamat kayo, aming napagpamahalo, pagka-gracious on this matter. In your precious and loving name, Lord Jesus, Amen.